So, dito muna kami ngayon na kakain muna kami ni Miko mo to. Ito, ano muna kami, kamsa. Ito muna kami sa ano. Bumili muna ako ng tsaa dito sa malapit dito sa amin. Masarap dito yung ano eh, masarap yung tsaa nila. Ma ano, dali talaga inilalaga na tsaa, hindi yung tibag. Mga lusti yun, tapos ilalagay ng tubig, pakakalaga. Saka lalagay ng gatas, napakasarap. Halos sa kadala sa ting dumataan ako dito, nakakabili ko ng tsaa. Masarap yung tsaa nila. Friday ngayon dito, tapos wala kaming pasok, hindi nagpa-overtime yung boss namin. Kaya medyo may time para bisitahin naman yung mga dati nating mga kaibigan. Pupunta ako rin sa kasamahan ko sa dati sa Tales, kay Allison. Tapos si Mickey Moto, bibisitahin ko si Mickey Moto eh, galing siya ng bakasyon eh, mula nung bumalik, hindi pa kami nakikita. Nagkasabay-sabay kasi yung lockdown dito. Tapos yung lugar nila sarado, kaya hindi kami nagkikita. Tapos nung umubra naman, may overtime naman kami lagi. Eh ngayon, buti ito wala Friday. Wala kami pasok ng Friday, kaya may time na para puntahan ko naman at magkakumustahan naman sa mga. Ilibot ko muna uli kayo ng konti dito sa Riyadh. Ayan, papunta ako ng Sulaymaniyah para medyo makita nyo na konti ulit itong isang street sa Riyadh. Medyo ang boses ko medyo parang pigil kasi naka-mask ako. Hindi naman kasi pwedeng tanggalin yung mask. Pagka kasi yung mask, kahit ba nakasuot ka ng mask at nakababa sa, mas mababa sa ilong, eh may multa rito, 1,000 riyal. 1,000 real, equivalent sa atin ng kung magkano ngayon, kung 30 ng palitan is 13,000. Kaya medyo magtiis na nang nakamas. Ganon dito sa Saudi. Hindi ngayon, hindi naman nagla-lockdown na pwede ka magpunta kahit saan, sa mall o sa ibang lugar. Basta may maipapakita kang tawakal na. Ganong ramdam na nga dito yung mga higpit-higpit ng lockdown na yan, maluwag dito. Ito yung tulay na papuntang Jamia Street. Kaya papuntang Jamia Street yan. May shortcut dito, nung araw dito pagka hindi pa ala pa ako, nung ala ako sa sakyan, kasama ko lagi si Per. Hello, shout out Mr. Fernando Calma. Ito, dito kita lagi dumataan nun. Yun ang lagi kong kasama dito nun si Per. Lagi dito kami daging dumataan. Kaya shortcut ko to papunta Sulaymaniyah. Sa bahay kasi nila no, sa Sulaymaniyah. Tapos pag nagpunta kami dito sa Bata. Yan, tingnan nyo muna ang daan. Yan, yan ang kalsada. Liliko-liko tayo dyan. At yung iba nagtatanong nga pala, minsan nagtatanong yung iba, eh napakamahiyain ko nga naman dati ni, kahit nga picture, hindi ako nagpipicture, nahihiya ako sa nagpipicture, lalo na sa video, hindi ako nagbibideo. Pero ngayon, eto ko, nagbigagawa ako ng mga video. Eh para na naman po sa ano kasi sa akin, kaya ako po ganito nagbibideo ako. Kumu dito na rin po ako, tumagal kasi sa Middle East, dito na rin po ako halos namuhay. Mas matagal pa yung inilagi ko dito kaysa sa Pilipinas. Ang kaya ko po ginagawa ito, nagbibideo na ganito para na rin mapumalibang. At saka isa na rin po yung kung ibibideo ko po kasi ito at isa-save ko sa USB o hard disk o cellphone, minsan kinakailangan ko pang humanap ng yung hard disk ko nasaan o yung USB ko sa kuna ilagay, eh may pagkaburara din naman po ako. Minsan po baka hindi ko pa makikita, eh mawawala na po yung mga memories ko. Mawawala po yung memories ko dito sa Saudi, lalo pat dito ako nagtagal. At least may, kung mapapanood ko po itong mga video na to,
magka parang pinaka-recovery ko lang po para pampatanggal ng stress pag umuwi na po ako sa Pilipinas. Dahil po talagang matagal po ang itinilagi ko dito. Baka po kumbaga sa ano, manibago ako sa lugar. Yung manibago. At least kung makikita ko to, nalilibang-libang ako, naaalala ko yung mga daan, yung mga lugar na aking iniikutan. Yun po ang naging isang purpose ko din para po makagawa ng video-video. Eh sa totoo po talagang napakamahiyain ko po. Pero ngayon po, eto ako. Kaya po nagtataka yung iba ba? Sabi nila si Ricky, vlogger na. Eh, hindi ko pa rin po masasabing vlogger na ano kasi video lang po na libangan ko. Kasi alam ko po hindi naman aangat yung aking channel kasi ala naman po ako magagandang content. At saka sa totoo po hindi rin naman kasi ako makwento. Eto buti nga po ngayon sinishare ko na lang din po yung kung bakit po ako nagbibideo. Mag-video na lang po ang sabi ko, hindi po vlog kasi talaga pong mga ano ko sa video lang para magkaroon lang ako ng kopya na madali kong hanapin. Kasi kung may cellphone yung iba, halimbawa nasa ibang lugar ako, may cellphone yung iba at may internet, pwede kong ipa-open lang yung aking channel na to, makikita ko na uli yung aking YouTube. Yun po ang dahilan ko kung bakit ko is parang pinakagawa kong pinaka sinave ko na lang po dito sa YouTube. Yun na lang po ang magiging dahilan ko para po hindi naman po mawala yung aking mga alaala dito, madaling tandaan. Ganun po ang naging ano ko. Ito po, papunta po ito ng doon sa sa dati namin tinitirahan dito sa may Malas, malapit sa likod ng National Park. Ito, pwede kong kumanan dito. Tapos ang daan ko doon na sa may military hospital sa RKH ang Lusot. Pwede po dito, shortcut, shortcut. Dito na po tayo dadaan para makita nyo po. Dito po kami nakatira nung araw sa lugar na to. Mga kasama nung magtatrabaho po kami sa Talis. Doon po, dito po sa lugar na to po yun. Ito po si Per Calma, kabisado pati hams dito. Alam niya kung ilan ang hams dito. Ano Per, ilan ang hams dito? Alam mo tong lugar na to? May mga hams po kasi rito, ang pagkakatanda ko tatlo yata yung hams dito. Ayan po yung mga hams na ano. Dito po sa lugar na to, maraming Pilipinong dito nakakatira kasi malapit sa ospital. Alam mo naman yung mga ospital dito, karamihan mga Pilipino, yung mga nurses, pati yung mga maintenance, saka yung mga office, sa office nila, mga karamihan Pilipino, Pilipina talaga. Mas pinipili nila yung servisyo ng Pilipino kasi nga naman, masisipag na, mababait, mga friendly, yun ang kagustuhan nila rito sa mga Pilipino. Kaya nandito kami nakatira, pagka Friday, kung wala pasok noon lagi, dito, ayan, yung dyan sa park na yan, dyan sa gilid, sa kanan, dyan ako naglalakad-lakad. May misa na upo-upo sa damuhan. Pagka lalo na mabango po kasi yung damo, lalo na kung halimbawa bagong grass cutter, napipil mo na sa Pilipinas ka lang. Ayan yung po sa amin dati, yung diretso doon. Doon kami nakatira. Doon kami nakatira. Kaya lang kakaliwa ako dito para mapasok ko yung daan. Tsaka gusto ko dumaan sa ano, dumaan sa ATM machine. Magwi-withdraw ako ng konti, wala akong pera sa bulsa. Baka makatisod ako ng titinda ng money, wala akong pambayad. Meron pa yata ako natitirang konti doon na pera eh. Makakuha muna at may panggastos. Baka magkaya ang magmerienda eh, may pambayad naman. Dito po, medyo ano na rin. Nung araw, ang bilihin dito, napakamura. Pero ngayon, talagang umaaray na rin sa mamahal ng mga bilihin.
Dito nung araw, halos, ang pagkain halos pinamimigay lang sa mura. Hindi mo mararamdaman, ano, hindi mo mararamdaman ng mahal yung pagkain. Pero ngayon, nako, ramdam na ramdam mo. Dadasan ako doon sa ATM ng Al-Raji, sa ano pala, may concrete barrier. Ayan po, medyo makalug lang po yung video. Pero may nabili po akong isang cellphone, hindi ko lang ginagamit pa, na Samsung. Samsung, parang may rin yata siyang stabilizer. May steady shot siya, nakalagay steady shot. Pero hindi ko pa po sinabukan. Medyo ina-adjust-adjust ko pa po. Mas na ano kasi, mas nakabisado kasing gamitin to. Dati ayaw ko sana to, na ano ko sa Nova. Pero ngayon naman nakabili ko na Samsung, but parang mas gusto ko na yata yung Nova ngayon. Nainibago po ako sa paggamit ng Nova. Kaya ganun. Kaya ako lang naman po binili yun kasi may RMS kami, yung mga para sa opisina. Itong Nova wala, hindi ko malagyan ng RMS yung application. Kasi maano ang Google niya, hindi siya talaga supported ng Google. Kaya nangailangan ako ng RMS. Doon yung RMS, doon mo yung mga overtime claim, bakasyon, travel pass, yung ganong mga ano para sa RMS. Halos lahat pinapadaan na sa ganun, kaya obligado akong bumili para magamit ko yung RMS ko. Tapos meron kaming pinaka time in time out na oras doon sa ano, wala rin, hindi rin gumagana tong Nova. Yung Huawei, hindi gumagana ng Huawei. Kaya na obligado rin akong bumili ng Samsung na may Google. Yun po, eto na po yung doon sa RKX. Yan, runabout yan eh. Sulimanya na tong ano na to, ayan. Dito. Sulimanya. Ayan, yan po nasa kanan na yan. Ayan, may number 9. Hospital po yan ng mga military. Napaka, mga halos karamihan po dyan. Mga Pilipino rin na nagtatrabaho. Yung ating mga magigiting na mga nurses. Dyan po. Ewan ko lang po kung may doktor. Baka may doktor din po siguro. Pero mostly ang napagkakala po namin, yung mga nurses saka ibang staff. Yung mga ibang sa mga operator ng machine, gano'n siguro. Ito po, kakanan tayo dito, si Sulimanya na yan, nandyan na yung mga bilihan ng mga ano, pagkain ng Pilipino, yung mga groceries nila, dyan na po, yung ano, dyan na yung Blue Ribbon, ayun, mga ano, matinapay dito, Blue Ribbon, kaya lang, lahat ng bibilihin mo, may tax na rin. Ayan po, pati yung kanan na yan, ayan, Prince Sultan Military Medical City. Andyan po yan. Yung malaking ano to. Kakanan lang po ako dito. Eto, kabisado to na yan o. Ito, Sulimanya. Pero panoorin mo Per, makita mo yung dating bahay mo dito. Eto po, Sulimanya. Dito na ako dadaan sa ATM dito sa Al-Raji. Baka maluwag-luwag doon. May parking. Dito po kasi wala kang ano. May bangko doon. Mahirap naman ang parking. Wala kang maparkingan. Kahit na mag-withdraw ko lang ng konti. Wala kang maparkingan. Wala naman silang yung parang sa McDo na drive-thru. Doon sa kabila meron yung ganun. Drive-thru po ba? Hindi ko po alam kung ano tawag doon. Kaya drive-thru ang sinabi ko. Parang sa Jollibee dyan sa atin. Drive-thru. Na yung kahit na nasa sasakyan ka, makakapag bubuksan mo lang bintana, makakapag-withdraw ka dun sa gilid. Ito po, mayroong Al-Raji dito sa kaliwa eh. Baka pwedeng dito na lang muna ako mag-withdraw. Yan, U-turn tayo dito. Pasok dito tayo sa parking.
taxi, ayaw mong lumayas dyan. Dito na ako pa-parking. Ayan, parking muna tayo dito. Didraw muna tayo ng konting pera. Baka may matisod naman eh. Baka may matisod naman eh, eh may pambabayad tayo, sandali. Dito muna tayo. Kuha tayo ng konting pera. Wala tayong pera ngayon dito sa ano eh, sa bulsa. Mahirap maglakad nang walang pera. Ayan, pwede na 200. Gawin natin 300. Ayan, kuha tayo ng 300. No, thanks. Ayan, lumabas. Ayan ang aking kaibigan, si Allison. dati kami magkakasama sa trabaho at saka sa bahay. Nag-ano. Oh, sige. Ayan, yung nasa building na nasa unahan natin na yan. King Fahad Military Hospital yan. Dati may ano yan eh, sa gilid yan. Maluwang yan, halos 12.5 kilometers yan eh. Pagka dati wala akong pasok, dyan ako naglalakad-lakad. Ayan nga yung iba, naglalakad na yung iba dyan. Pero ngayon, kung lumayo yung aking tinitirahan sa Batana, hindi na ako gano'n nakakapaglakad dyan. Maganda nung dito ako sa Gawing Sulimanya nakatira, sa May Marriott. Lagi ako dyan, naglalakad. Kaya malakas sa katawan. Ewan ba, bakit nung nalipat ako doon sa tinitirahan ko ngayon, tinamad ako maglakad-lakad. O talaga yata. Talaga yata tamad na ako. Pero hindi naman, siguro. Malakas pa eh. Pero katulad din dati, ito yung Biyernes na ganyan, ayun, Biyernes. Pag umaga yan, maaga na akong gumigising. Naglalakad na. Yan kasi pag ito, ang gilid na to, doon sa kabilang side. Pagka tumanaw ako doon sa terrace, tanaw ko na yan. Tanaw ko yan. Kaya nakapara bang iniinganyo ko, halika na, maglakad ka na. Eh ngayon doon sa tinitirahan ko, masyadong crowded. Ewan ko ba, ba't nalipat-lipat ako doon sa lugar na yon. Pero okay din naman, solo naman ako sa bahay. Tahimik. Napakatahimik. Hindi madala kami magkita-kita magkakasama sa bahay. Hindi sila hilig din na pag pumasok na sa kwarto, doon lang din kasi sa loob. Parang ako din, pag pumasok na sa kwarto, wala na. Palalabas, CCR lang. Ganun, o kaya magluluto. Kasi mga busy na sa ano, busy-busy na sa mga kachat. O kung ano mang ginagawa, ganun. Ito, sa lumahan niya to eh, itong ano na to. Dabab, sa ako pa to ng Dabab Street. Papunta rin kay Mickey Moto. Pupunta natin si Mickey Moto. Tingnan natin kung nandito siya sa kanyang shop. Yan. Yung mga camera na to, yung mga ano na to, nakakatakot eh. Yung mga traffic light na yan, nakakatakot. Yung malaki-laki yung multa niyan. Saan pa ba yung shop niya, yung Mickey Moto? Nakalimutan ko na yata yung shop niya. Pero alam ko yun dito eh. Tingnan natin dito. Dito yun, alam ko. Ewan ko lang kung bukas pa. Tagal na. Buhat kasi nung bumalik siya, hindi kami nakita. Hindi ko alam kung dito pa rin siya ngayon. Pero hindi na yata, para sarado na. Ah hindi, bukas yata. Ito may bukas, bukas pa. Malamang dito pa siya. Pero tatawagan ko muna. Ayan, yung shop niya dito eh. Bukas pa naman, kapihan eh. Tatawagan ko siya kung dito siya. Ay, kakainin niya no. Dito mo to. Nightlife tayo sa Riyadh ngayon. Ang gabi naman tayo. Galing ako dun kay Mickey Moto. Hindi ko naman na
video doon sa lugar niya. Nasa shop niya kasi maraming tao. Kaya. Tapos kumain kami. Konti. Nag-video kami ng konti doon sa kinainan. Tapos nung pauwi naman, madilim na. Madilim na dito sa sasakyan. Kaya ito na lang. Naisipan ko lang na i-video na lang itong gabi. Yung gabi na ito ngayon dito. Makita niya naman yung gabi na ito. Puro araw ang nakikita niyo eh. Kaya ngayon ito dito naman gabi. U-turn tayo dito. Para makabalik tayo doon sa dabab. U-turn tayo. Ayun. Inabot ako ng yellow light. Sabagay, nasa unahan ako. Wala namang ano doon. Wala namang camera kaya hindi rin naman nakakatakot, nakakababa. Pero kaya pa rin yun, basta inabot ka ng yellow light dun sa harap mo na yala problema eh. Kaya pabalik ko ng dabab. Ang dulo nito, crossing Christ. Medyo maluwag ngayon, hindi matraffic, walang ganong sasakyan. Pero dito open na rin yung mga babae nila. Dito mo mga gabi. Tsaka dati bawal dito kung pumasok sa loob ng restaurant na kainan ang mga babae. Pero kanina doon sa nakinainan namin, open na. May mga Pilipina na pumapasok sa loob. Tapos kahit dito, kahit yung mga Arab na babae, nakakapasok na rin sa kapihan, sa ano. Minsan sila pa yung ano, yung mga Arab na babae, sila pa yung mga maiingay. Talo pa yung mga lalaki, tameme yung mga lalaki pagka nasa loob eh. Pagka grupo ng kabataan babae, maiingay na sa loob nung kapihan o kainan. Hindi katulad ng mga Pilipina na pagka nasa loob ng kainan mga tahimik. Eh dito hindi, yung mga Arab maingay. Kasi siguro nagsasaya na sila. Kasi nga open na. Open na, matagal na panahon nilang hindi nararanasan yung nakapasok sa mga kainan. Ganun. Ngayon medyo nag-open na. Aluwag na sila ngayon. Hindi na rin ganong maigpit yung mga mutawa kasi ngayon. Problema ko ngayon, hindi ako nakapamalengke. Wala akong ulamin bukas. Kuha na lang ako ulit bukas nito. Mag-blender na naman ako ng mga gulay, prutas. Dating gawi, almusal binlender ng mga prutas at gulay. Tapos bibili na lang ako ng tinapay. Pero meron naman akong niluto kanina na konting ano doon. Konting manok. Tinanggal ko yung balat. Nung isang araw pa yun, tinanggal ko yung balat ng manok. Niluto ko ng konti, pero pwede na rin ano yun. Babaunin ko sa tanghali. Sasahing na lang ako mamaya. Magigising ako mga 4 a.m. Alas 4 ng umaga niyan, magigising ako. Magsasaing na lang ako para may pambaon. Baon konting kanin at saka konting manok. Pwede na yun. Marami naman akong kinain ngayong gabi. Ito nga parang busog ako. Sobrang ako sa busog yata. So marami ko nakakain. Kaya bukas, bawas na naman. Minsan nakakalimutan na yung mga pagkain bawal sa akin, nakakain ko din. Lalo pa ganun, may kasama. Para hindi naman kumain kami. Tapos pagka naman nangyari na akong kumain ng bawal, at saka naman ako magsisisi na bakit ako kumain ng bawal.
Ito yung ano, pakaliwa papuntang Madina, pakanan papuntang Madina, pakaliwa papuntang Damam naman. Crossing yan eh. Crossing yan, yung dinaanan natin, dinaanan ko din kanina yan na yung may camera. Sa gilid ng ito, yung gilid ko sa kaliwa, ito yung King Fahad Medical City. Bilis mga sasakyan, baka abutin tayo ng camera, delikado, mahal yan, magastos yan. Medyo maluwag ang karsada ngayon, hindi ganun matraffic. Ah, doon sa kabila, yung pasalubong pa north, ayun yung pa northbound naman, ayan, masasakyan, traffic pala doon sa kabila, mahaba doon sa kabila. Pero dito papunta ng south, wala, walang masyado tempo. Pero minsan naman dito naman yung napaka traffic. Ayan, ilalim tayo dito sa ano ba tawag yung papailalim, underpass dito. Ayan, underpass tayo sandali, korte lang naman ito, may silang ito. Malinis ang kasada. Malinis dito, walang naglipa-lipa ng katulad sa ibang lugar. Yeah, malinis oh, hindi namumula eh. Hindi namumula ang kasada. Pagka marami sasakyan eh, namumula yung mga sinusundan mo na yun. Dito wala. Medyo doon yata ako paparking sa malayo-layo ngayon para makalakad-lakad pa ng konti nang matagtag yung aking kinain. Parang napuno ang aking ano eh, dyan eh. Sobrahan, kailangan maka lakad-lakad muna. Pag madilim ang karsada, walang ano, sira yung mga, hindi nakasindi yung mga street light dito sa gawi dito. Pero sa gawi doon, ayun o, kita dyan sa video na maliwanag yung gawi na yun eh, sa street light eh. Pero dito sa tapit ko, sa pinanggalingan ko pala, walang street light, kaya parang ako madilim. Ayun. Siguro, baka nasira yung sensor sa gawi na yun. Kaya madilim. Anyway, pagkayari din sa traffic light, o, paglampas mo ng traffic light eh, ayan ah, may ilaw na yung mga street light niya, mga sa gitna. Kaya maliwanag din eh. Kaya pala na nibago ko dun kanina, sabi ko parang maano ah, parang madilim. Mapansin ko pala yun, yung ilaw pala sira, hindi gumagana. Kasi siguro yun, yung sensor niya, yung tawag doon, photocell niya o kaya power source niya, kasi isang panig lang eh, hindi naman pundido, kasi kung pundido lang, poste lang eh, yun eh, yung pinaka photocell niya, yun yung photocell yung nagbibigay ng signal na sa ganung oras o masense mo na madilim eh, magka-cut off siya at saka magka-on, yun yung ano niya. Ito, dito, ayan, pundido yung isa, ito walang ilaw, pero iba mga katabi meron, ibig sabihin ano lang yun, pundido lang. Ito, malapit na tayo sa bata, mga ilang minuto rin kung galing kay Mickey Moto eh, oh. 10 minutes, mga 12 minutes galing ka lang Mickey Moto hanggang doon sa bahay, hanggang doon sa amin. Eh,
Ayun yung beses may nakita yung parang may gumuguhit na mga ilaw na nandun sa taas, yung puti na napuputol-putol, may mga sasakyan dumadaan, tulay yun eh. Tulay siya, napapuntang, yung dinaanan ko kanina yon, yung Aljamea Street na sinasabi ko, yung papuntang Malas. Bali doon ako kumanon kanina, umakya, tapos nagtagpo sila sa ibabaw, sa taas ng tulay. Yun yun. Kaya paglampas niyan tulay na yan, ano na yan, bata na yan. Doon na yan sa bata. Bali, inilibot ko lang kayo ng konti dito sa Riyadh sa ng gabi. Kanina araw, ngayon gabi na naman. Tumagal pala ako sa kalsada, inabot na ng gabi. Inilibot ko lang kayo ng konti dito para makita nyo naman ng konti yung gabi. At yung mga nanggaling na rito sa Riyadh, nanggaling dito sa Saudi, baka nami-miss nyo na rin to, sa tagal nyo na rin dito hindi napupunta, para naman makita nyo. At doon naman sa mga hindi naman nakarating dito sa Saudi, hindi pa nakarating dito sa Saudi, makita nyo naman kung ano naman ang itsura ng ibang kalye rito sa Riyadh. Kumbaga sa ano, yung parang na-tour ko lang kayo ng konti. Ganun. Nang maiba-iba naman sa paningin. Maiba-ibang ano naman. Maiba-ibang nakikita. Ganun. Kaya ipopost ko na rin to para makita dyan yan. Hindi ko alam kung malilibang kayo o baka mabubwisit lang kayo, pero sana kahit paano malibang kayo ng konti. Yun lang naman ang purpose po natin dito. At saka po yung lalo na sa akin po, pagka umuwi na ako ng Pilipinas at hindi na ako bumalik dito, may mapapanood ako na ito yung aking mga dinadaanan nung ako'y pumapasok, naglilibot, ganun po. Para pang tanggal stress na rin. Sana po malibang kayo dito sa aking ginagawang konting ano na to. Ito medyo sa traffic light na tayo, mabahaba din ito traffic. Putulin muna natin ng konti kasi mabahaba yung traffic na to. At maraming salamat nga po pala dun sa mga lahat nung nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Nakakataba po ng puso na sa bawat nadadagdag na nakikita ko nakasubscribe at saka nakikita kong yung mayroon ako mga viewers na konti, nasisihan na po ako na may nakikitang nadadagdag po sa nagsasubscribe at saka po sa mga viewers ko at saka may mga like. Maraming salamat po sa inyo. At saka po kung sino man po yung maliligaw sa channel na to, sa video na to, kung magustuhan nyo po yung aking ibang video, paki-subscribe na rin po at saka na rin po paki-like. At saka po kung may katanungan kayo o may suggestion kayo na ikagaganda nitong aking ginagawa na video, ina-accept ko po. Maluwag po sa aking puso na tanggapin kung ano po yung inyong maipapayo sa aking ginagawa po. Maraming salamat po sa inyo. Wala lang din po kasi nga ano, malakas, maganda rin po kasi yung ganito, yung nag-video po ng ganito. Isang unang-una po natututo akong mag-edit. Napapag-aralan ko po, hindi naman bilang parang professional kung hindi nagkaroon po ako ng konting libangan para mag-edit. Nakakalibang po, lalo para sa aming mga ganitong OFW, yung medyo maubos yung oras mo dahil day off mo, wala kang ginagawa, imbis na nakatingin po sa kesame, nalilibang ka na mag-edit ng konting video, mag-video ka. Nakakalibang po. Beto sa totoo po, nung araw po kahit picture lang, inuulit ko po, nasabi ko na rin kanina, nung araw po kahit mag-picture lang ako, nahihiya po ako. Lalo na po yung mag-video. Minsan nga po napapag-usapan namin ng aking mga kasamahan dati sa kabila akong trabaho. Kasi po nung araw,
yung kumpanya po namin may kontrata sa Mobily, isang telecom company, naiikot po namin ang buong Saudi, na yung ibang mga lugar na magaganda rito, yung mga ibang historical place nila, nalilibot po namin. Hindi po ako nagpipicture, hindi po ako nagbibideo. Kaya nga sabi nga namin, sayang. Kung ngayon sanang panahon yon, napakaganda na ma-share ko sa inyo yung kagandahan po ng Saudi. Marami pong lugar dito sa Saudi na magaganda. May mga bato na akala mo talagang inukit. Kumbaga sa ano, yung talagang pag ginawa ng Panginoon. Yung talagang mga rock formation nila. Ay, meron po ako noong ganon. May video po ako noon. Doon po sa unang video ko. Yung sa Sharma, Tabuk Sharma. Yun po, nakalagay po doon yung mga rock formation. Pero picture lang po yata yun. At saka konting video po. Pero hindi ako yata nagsasalita. Yun po ang alam ko. Tapos matagal ko nang na-video yun. Kung parang yun lang ang unang ginawa kong ibinlog. Kumbaga sa ano, yun lang ang unang nilagay ko dito sa YouTube. Yun po, yung Sharma Tabuk. Kung gusto niyo pong makita yung mga rock formation, pwede po ninyong silipin po doon. Na napakaganda po talaga nung mga lugar. Ilang copy lang na din naman po yun. Pero at least magkaroon lang kayo ng idea kung paano yung rock formation na sinasabi ko. Talaga pong parang iginuhit ng Panginoon. Napakaganda po ng ayos. Nakakala mo talagang kamay na ginawa. Pero hindi po. Yun po sa panahon. Nang dahil po sa kalikasan. Kalikasan po ang naggawa sa kanya. Kalikasan ng nabigay ng Panginoon. Ang yung parang nag-drawing ba? Hindi ko masabi kung paanong tamang term para doon. Yung design ganoon. Pero may tamang term para doon, hindi ko lang po mabigkas kung ano yung tamang term. Dito na po ako sa malapit dito sa bahay ko. Ito na yung Gurabi Street na yan. Kaliwa na yan. Pero paparada ako dun sa... Dini kasi sa harap ng bahay namin, punuan. Punuan po. Maraming customer yung aming mga... Shop kasi yung harap namin eh. Kaya paparada ako dito sa malayo-layo. Tama-tama po na... makakapaglakad-lakad. Puno po yung tiyan ko sa aming kinain. Naparami ko ng kinain. Kalahating manok yung aking nakain eh. Kaya pa sa malayo-layo ako paparada at na makalakad-lakad. Ayan, may pusa pa pong tumawid. Naging nagilibaan ko po yung ngayon mag-video, kaya pasensya na po kayo minsan yung salita ko halos pa ulit-ulit na lang, walang magandang kwento. Talaga pong para lang din may share ko sa inyo. Yun lang po ang ano ko. Ito po, dito po ako paparking. Kung ito, yung bakanting lote. Marami po maparking. Ayan, safe naman siguro dito. Na hindi katulad sa ibang lugar. Dito po naman po safe naman. Ayan. Tatabi ko dito sa gawing kasada. Wala naman ganong ano dito, malilikot ang kamay. Meron dito nga, minsan makakalimutan mo, inilock mo yung lock ng pinto, yung bintana mo naman pala nakababa. Pero wala pong nawawala, hindi po nawawalaan. O sige po, maraming salamat po sa inyo. Sana po patnubayan po kayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw na inyong gawain. Maraming salamat po.